sa mga ka-sharing, ito i-share ko lang yung mga panahon na nagpipik pa ako at i-share ko na rin kung paano ko ginagawa to. Pasensya na rin guys sa mga videos ko, malalabo. Nakita ko yung dating ako kung paano ako mag-lead. Talagang nagpipik ako dati. Pero nag-umpisa na akong mag-finger picking noong 2015. Ayun, nag-start na talaga akong mag-full-time na finger picking. Kasi sa mga pamilyar sa akin dati, alam nila na talagang nag-full-time basis din ako. Na-inlove din ako sa pagbe-base talaga. Sineryoso ko rin talaga siya. Kaya ngayon, nung 2015, naisip ko na ito yung comfort zone ko. Pinag-mix ko na yung pagbe-bass playing ko sa pagigitara. Kahit kaya tuloy sa lead ngayon. Diba? Kumbaga, finger picking na talaga. Yun na, doon ako pamilyar. Ngayon, pero sa mga nagtatanong nga sa akin kung paano ko napabilis yung picking ko dati sa mga pamilyar sa akin na nakita nila ako nagpipick, ito i-share ko. So, pasensya na, hindi na ganun dati kasi talagang hindi na ako nagpa-practice din mag-picking uli. ngayon lang uli ako humawak nito para mapakita ko lang yung example. I-share ko yung konting basics nun. Ano? Unang-una, kailangan talaga relax yung pulso mo, relax yung wrist mo, relax yung mga daliri mo. Kailangan hindi sila tense, hindi sila tight. Para loose lang, relax ka lang, relax lang. Tapos hawak mo yung instrument, di ba? Kailangan mag-connect kayong dalawang instrument mo. Tapos isa pa, yung gauge ng string, pag-aralan mo rin kung talaga bang totoong komportable yung kamay mo dun sa gauge ng gitara mo, yung string niya. Tulad ito, 10 to 42, komportable na ako dito. Matigas siya para sa iba.
yung mga sanay sa 9 to 42, para sa akin, malambot na siya. Sobrang lambot na niya. Doon, i-discover mo nga talaga kung komportable ka ba talaga doon sa gauge train mo. Sa peak, kailangan komportable ka rin sa tigas niya. Tulad nito, basic lang to na peak. Yung traditional, basic lang. Tapos, medium lang siya. Yung hindi siya masyado matigas, hindi rin masyado malambot. Ngayon, doon sa mga mas maninipis na string, baka eto lang yung hindi mo nadidiscover. Nahihirapan kang hulihin yung vibration ng string pag nagpipiking ka. Kasi kapag mas malambot ang string, pag napick mo yan, mas ma-play ang mga malalambot na string. Mas malikot sila. Lalo na at malakas kang kumalabit. May tendency pa nga na nasisintonado yan, yung parang magsha-sharp tapos mag-ulit bago bumalik sa dati kasi umiikot siyang ganun. Lalo pag malambot nga yung string, manipis, mas marami siyang play. Kaya mahirap siyang, baka nagtataka ka, hindi mo mahuli, parang nabubungal yung tunog kasi hindi mo mahuli yung mismong string. Naghahabol lang kayo. Parang gano'n, pag kinalabit mo, tapos kakalabitin mo, hindi mo mahuli yung string. Ganun din yung physics nun, yung kung i-minimize mo, i-microscopic mo, ganun pala yung nangyayari, kaya hindi mo mahuli, kaya ang feeling mo ang bagal nung pagpiplay mo. Kaya kailangan humanap ka ng string na hiyang sa'yo kahit anuman gauge yan. Tapos, unang-una nga, kailangan pag bumibilis ka, hindi lumalakas. Dapat consistent lang yung lakas, pero lumiliit yung motion. Mas lumiliit yung motion, mas accurate, mas napapabilis mo. Ganun yun. Example, hindi ka pwedeng bumilis kapag ganito ka mag-peak. Para sa akin, ha? Hindi ako bumilis dati mag-peak dahil ganito ang ginagawa ko. Kung napansin nyo, ang layo nung talon, nung string, nung peak sa string, di ba? Para ka nag-i-strum. Magkaiba yung strumming sa picking sa lead. Kailangan mas maliit yung motions mo para nakakonek ka dun sa vibration ng string, hindi ka umaalis. Diba? Andiyan ka lang para bumilis yung transitions mo kahit mag-pick ka sa isa. Kailangan nandun ka lang. Hindi masyado dapat mataas yung talon nung ano mo, pag-pick. Tapos, pick angle. Para sa akin, hindi ako nagpipick ng nakaparallel siya sa string. As in yung pantay na pantay, ini-angle ko ng ganito. Naka-angle siya ng ganyan. So, eto, example. Eto yung string, eto yung pick. Hindi ito ganun. Hindi siya ganun sa string. Na ina-angle ko yung pick na nakaganito. Ayan. Kumbaga, hindi siya pa-parallel, paano siya, pa-cross siya, ganun yung ano niya. Tapos konti lang yung motion, hindi malayo yung talon ng string, ng peak, as in maliit lang, as in ginaganon mo lang. Ayun, ganun siya, hindi siya ganun. Sa ganito kasi, pang strum pwede, pero pagka sa mga fast picking, para sa akin, hindi siya effective. Baka sa iba pwede, pero sa akin hindi. Kaya, ito yung hawak ko ng pick dati. Ayan, naka-angle siya ng ganun. Ayun, no? Nakaganyan siya. Tapos pag ganun. Upstroke, downstroke. Ayan. Actually, talagang hindi na ako picker, ha? Hindi na ako shredder. Ito na lang yung mga nagtanong sa akin. So, ito lang yung may share ko. Dalawang klaseng tunog. Naka-open. Diba? At naka-palm mute ka. Diba? Yung wrist, gumaganon. Ayan. Hindi pwedeng matigas. Para sa akin, hindi siya effective ng ganito. Kailangan wrist lang, halos yung gumagalaw. Yun. Sa skala, halimbawa ito, E major.
or C sharp minor. Palm mute ako. Diba? Hanggang sa bumili siya. Ayan, hindi na ganun kabilis, pero ayun, pabilis ng pabilis kayo hanggang sa mapabilis nyo. Diba? Tapos sa mga skala, E major. Diba? Gumawa ka ng iba't ibang variation. Kahit pentatonic pa yan, dala-dalawa. Tapos i-dami ko na rin yung gitara. Kailangan talaga well intonate. Tapos yung action. Yung action, kailangan alamin mo talaga kung komportable ka ba talaga dun sa action na yun. Kung gusto mo na mababa o gusto mo na medyo mataas. Diba? Pagka mas mataas, mas mag-e-effort ka sa left hand. Pag mababa, mas mag-iingat ka sa mga kalabit mo. Mas bumababa ang string, mas kailangan, mas nagiging precise ka. Mas maingat ka kung malabit, mas sakto yung mga kalabit mo. Ako, sanay ako sa mababa. Ayan, makikita nyo, mababa talaga. Ako na lang din nagsaset ng action ko. Tapos, intonate siya. Mas importante talaga yon. Kailangan talaga nakakondisyon yung gitara mo rin. Tapos, syempre, alam na natin, yung sinabi ko kanina, yung mismong katawan mo. Kailangan maging isa yung instrument mo sa daliri mo, sa kamay mo, at sa brain natin. Kaya na, kaya mo yan. Kung ano yung nagagawa ng iba, kung ano yung nagawa ko rin, kaya mo pa masigitan yan. Basta, makukuha mo lang yung practice.